Hello mga guys! Mag-share na naman tayo sa buhay reality ng mga kasambahay sa bahay ng amo nila. Ano? But una yan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe ng channel ko, please subscribe ka guys. And don't forget to share, comment, and like kung nagugustuhan niyo po ang aking mga sinasabi dito. Una guys, kumakain. Kung kumakain ka, at saka yung mga alaga mo, may pupuntahan, pupunta sa baba, pupunta sa kabilang bahay, o pupunta sa labas, kahit hindi mo pa nalunok yung kinakain mo, tatakbo ka na dahil ang mga alaga mo dun sa baba, ano ang uunahin mo? Yung kain mo o yung alaga mo? Eh kung paano mapahamak yung alaga mo dun sa baba, o kung saan sila pumunta, ikaw din ang mapahamak. Uunahin mo muna yung bata. Di bali na lang hindi ka makakain, basta ligtas yung mga alaga mo. Ganun yun dito guys sa abroad. Walang sinasanto dito. Kumakain ka man o hindi, puntahan mo dun. Okay? Number 2 guys, may lakad kayo. Kung may lakad kayo, mas laging ready ka. Kasi pag sinabi ng amo mo, mamaya may lakad kayo. Kumain ka na ng una, kasi pag hindi ka pa kumain at yung alaga mo nakabihis na, malamang ikaw hindi ka rin makakabihis niyan dahil aalis na kayo. Mauuna na naman yan sila doon sa baba, kailangan mo rin sundan. Kaya hindi ka pa nakabihis ka man o hindi, kailangan mong umalis. Sasabihin lang yan ng amo mo, it's okay, magsuot ka lang ng abaya mo, wearing your abaya, no need to change. O, kailangan mo nang umalis. O, ganun yun dito guys. Wala talagang sinasanto ang mga tao dito sa abroad. No? Pangatlo, bilis-bilisan mo. Pag nagtatrabaho ka, bilis-bilisan mo. Halimbawa, natutulog yung alaga mo pag ikaw lang mag-isa. Bilis-bilisan mo magtrabaho para pagising sa alaga mo, laging ready ka na. Kasi pag hindi ka pa ready na hindi pa tapos yung trabaho mo, gising na yung alaga mo, ikaw din kawawa. Diba? Kailangan bilis-bilisan mo. Bilis-bilisan mo kumain. Bilis-bilisan mo magtrabaho kay ang alaga mo magigising na. Pang-apat, kulang ka sa tulog. Pag tayo ang tulog natin dito, minsan yung mga bata pag walang pasok, alam mo ba matutulog yan sila alauna, alas dos o alas dose. Bihira ka lang sa mga amo dito na maaga pinapatulog yung mga bata. Pero dito sa bahay, ang minimum talaga ng tulog ng mga bata dito hanggang 11, yung minsan 12. Yun na. Pag hindi ka gigising, pag hindi din sila gising. Pag magising sila, saka ka gigising. Hindi ka gigisingin ang amo mo kasi yung amo mo tulog pa. Mayroong ibang amo na kailangan alas 5 pa lang gising ka na. Lalong-lalo pag may pasok yung mga bata, kailangan mo nang magising ng maaga. Hindi katulad dito sa bahay. Kung ano oras yung gising ng mga bata, ganun din ang gising mo. No? Kaya maswertihan pa talaga sa mga amo. Swerte-swertihan lang yan. Ako, matutulog yung alaga ko ng 7. Matutulog din ako ng 7. Magigising din ako ng 7. Kung may pasok yung alaga ko, mas maaga pa kami nagigising. 6:30 kailangan gising na kami dahil bibihisan ko siya, magpi-prepared pa ako ng mga gamit niya, baon niya. Yun ang ginagawa namin araw-araw dito, no? Panglima guys, times is gold. Kailangan sa oras na yan, hindi mo sasayangin ang oras mo. Time is gold nga eh. Wala kang don't wasting your time. Kailangan nasa oras ka talaga ng trabaho mo. Walang titigil, walang ano dito. Pera lang kung magpunta ka sa banyo, CCR ka kunwari. Pero hindi pala magdudot-dot ka lang doon kasi yun lang ang time mo. No? Kaya sa mga baguhan guys, kailangan alam nyo yung times is gold na sinasabi ng mga amo ninyo. Kasi don't sabihin na yan sa inyo, don't wasting your time. Kung ano yung trabaho, gawin mo na ngayon. Huwag mo pa sabihin na, ay mamaya na lang, mamaya ko na itong gagawin. Wala pa naman. Gagawin mo na nang hindi niya pa sinasabi. Dahil
Kung nagising na yung amo mo at kung tulog pa pagising niyan, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Utos dito, utos doon, hindi ka pa nakatapos sa isa, gawin mo to, gawin mo 'yan. Ganun dito, guys. Walang pahinga dito. Kalabaw tayo, kayod kalabaw tayo dito kasi yung mga amo natin ano 'yan? Time is good, halimbawa. Pupunta tayo sa labas. Pag sabi ng amo mo na ganitong oras kayo aalis, ganyang oras talaga kayo aalis, no? Hindi yan siya magsabi sa inyo na sandali lang. Magsabi talaga yan siya na bilisan mo. Kasi parang yung pinupuntahan nyo aalis din. Halimbawa, pupunta kayo sa palaruan. Pag pumunta kayo sa palaruan, pag sinabi niya aalis na kayo yan. Kaya minsan sinasagot ko, minsan buti hindi niya rin maintindihan. Bakit? Naglalakad ba yung pupuntahan namin? Hindi naman naglalakad yun, nandiyon lang yun eh. O for example, pupunta kayo sa party. Pag pumupunta kayo sa party, kayo pang nauna doon. Nagde-decoration pa lang, nandun ka na. Kasi nga on time, time is gold nga sa kanila. Wala silang sinasayang na oras. No? Kaya tayo mga OFW, haba-haba ang pasensya natin dito. No? Wala tayong sasayangin na oras dito. Kailangan kayod kalabaw tayo, no? Kaya tayong mga OFW, pasensyahan natin kung ano yung mga amo natin kasi kung alam din nila na ganyan ka na masipag ka sa trabaho, malamang sabihin niya sa iyo, ano? Tataasan ko tong sahod para lalo pang sumipag, di ba? Sana ganun lahat, guys, no? Lahat, sana ganyan ang mga amo natin, no? Okay, guys, hanggang dito na lang. Dahil nandyan na yung alaga ko, patutulogin ko na. Hinahabol ko lang yung oras ko. Guys, please subscribe my channel, MBC Vlog. And don't forget to share and comment and like kung nagugustuhan yung mga sinasabi ko dito. And hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Salamat, guys! Bye-bye!